Ang pli niya. Pli niya. Okay na ba? Oo. Ay, sorry, nananalamin pa ako. What is up sa inyo mga kabigote? Wala nang intro-intro, game na to! Isa na namang magandang araw sa inyo mga kabigote. Meron po tayo dito ngayon, manok na boneless. Ayan. Gagawin lang natin tong chicken popcorn. Ayan, kung mga nakikita nyo sa KFC, iba po gagawin natin dito. Ang gagawin natin dito, kabigote version. Simulan na natin, let's go! Okay mga kabigote, wala kayo ibang gagawin kundi lalagay lang kayo ng patis. Ayan, patis lang siguro, tansya ko mga 2 kutsara lang to. Depende sa inyo kung gaano nyo ko gustong kaalat. Ayan. Tapos lalagyan nyo lang din ng garlic powder. Tansya-tansya lang din. Tapos cayenne powder. Ito optional lang to mga kabigote ah. Kung medyo mahilig lang kayo sa may sipa ng anghang, pwede nyo lagyan na ito. Nasa sa inyo lang din yan. Siyempre, hindi mawawala ang fried chicken seasoning. Ito talaga nagpapasarap dyan mga kabigote. Tansya-tansya lang din yan. Depende sa inyo kung gaano nyo gusto karami. Tapos, siyempre haluin lang natin yan gamit ang kamay, malinis na kamay. Medyo makalimlim, kabigote. Ano, gawa tayong bubong? Oo, gawa tayong bubong. O sige, tayo mo ako saglit ang kukunin ko lang. Ano pero, okay? Okay. Okay, safe na tayo sa ulan. Alright, sige. Okay mga kabigote. Ngayon na marinate na po natin ang ating manok. Ayan. Ready to fry na po yan mga kabigote. Bago natin iprito, syempre gagawa muna tayo ng breading natin. Okay, ganun ulit mga kabigote. Ang gagawin lang natin na breading is all-purpose flour. Ayan, siguro mga 1 cup. Ayan, nilahat ko na. Siguro mga 3/4 cup, basta tansya-tansya na lang. Tapos, cornstarch. Ayan, kabigote, cornstarch. Tapos, kung ano yung nilagay natin dito kanina sa manok, ayun din lalagay natin dito. Ay, hindi, nakalimutan natin lagyan ito ng pepper kanina, no? Lagyan natin. Ayan, mga kabigote, habol natin itong pepper. Kasi, mahalaga ito, pampalinamnam ito. Nakalimutan natin, ang dami na nangyari, no? Haluin ulit natin yan mamaya. Ayan, tapos, mga kabigote, lalagay naman natin yan dito sa breading. Kung ano nilagay natin dito sa chicken natin, lalagay lang natin dito sa breading. Yan. Pepper. Mainit kabigote, kahit makulimlim, no? Dapat, mahangin na lang eh. Yan. Tapos, fried chicken seasoning, mga kabigote. Ito yung nilagay natin kanina. Oo, ito yung nilagay natin kanina. Tapos, sunod natin tong cayenne powder. Cayenne pepper. Ano ba tawag? Cayenne pepper ground. Yan. Yan. Tapos syempre, itong pinakamahalaga sa lahat, ang garlic powder. Yan. Ganyan lang yan. Okay. Tapos, ang gagawin natin dito ngayon, mga kabigote, kaya ako may itlog dito, lalagay natin yan dito sa ating manok. Mmm. Tapos syempre, gamit ang malinis na kamay, haluin natin. Yan. Yan. Okay. Marami pa muna. Basta muna tayo. Simulan na natin na magpainit ng mantika. Let's go. Gagawa mo kabigote. Eh, inaalo ko kasi. Nakalimutan ko kasi gumawa ng kutsara. Rule number 1 mga kabigote. Huwag na huwag niyong gagayahin to kasi baka tumapon. Pero kayo pa rin bahala. Nakalimutan ko lang kumuha ng kutsara kaya ganito. Eh alam mo naman, nasa outdoor tayo eh, di ba? Dapat walang kutsara dyan. Sige, yan, nahalo na natin mga kabigote. Ngayon, gagawin na lang natin. Lalagay natin dito, tapos saka natin lalagay dun sa ating mantika. Yan, kahit marami. May itlog naman yan, kaya didikit yan. Ganyan-ganyan lang natin. Tapos, ang pangukuha nyo, syempre, yung dry hands.
Ayan o, mga kabigote, kung nakikita nyo po, no? Medyo nag-iba na ang kulay niya, mga kabigote, no? Naging golden brown na siya, no? Mga kabigote, kung nakikita nyo po, yan. Meron siyang kitchen towel o yung tissue para magpatulo ng sobrang mantika niya. Mga kabigote, gagawa lang po tayo ng gravy! Gravy! Sa usama lamang po. Simpleng-simple lamang po ito. Yan lang. Lalagay mo lang ang ating butter. Ayos ba amoy, kabigote? Ayos ba amoy? Lalagay lang tayo din ng harina ulit. Siguro mga 2 tablespoon lang or 1 and ooh, dabi. Kailangan natin magbawas. Yan, bawasan natin. Lagyan na. Tawag dito roux. Sa ganitong process roux. Yan, medyo bobambro na siya. Tapos syempre, susunod na natin ng tubig. Unti-unti lang. Yan. Dapat lagi nyo siyang aalalayan ng halo. Para hindi walang bubo. Katulad nito, kamali tayo. Meron bubo eh. Tapos syempre, chicken cubes. Pwede kayong gumamit ng beef cubes, mga kabigote, no, kung gusto nyo. Pero wag lang yung pork kasi parang hindi bagay pag pork eh. It's either chicken or beef cubes. Nasa sa inyo na po yun kung ano pong trip nyo. Tutunami lang natin yan ng onte. Garlic powder. Lagyan natin ng paminta. Sarap, kabigote. Naamoy mo ba? Woohoo! Excited na ako kumain, kabigote. Marami, no? Konting halo. Pero kabigote, kung meron kayong chicken stock, eh mas maganda po yun. Ang ginamit lang po namin dito is yung chicken cubes. Kasi wala kaming chicken stock eh. Pero mas maganda kung chicken stock. Kasi yun, natural yun. Ayun o, oh, kabigote, napakasarap po. Oh. Ano, setup na tayo? Setup na tayo. Okay, sige, setup na. Alright, mga kabigote, napakasetup na po tayo. Let's go! Sige, kain na po tayo mga kabigote. Sabayan niyo po kami. Meron po tayo ditong chicken popcorn, kung tinatawag ala KFC or... Hindi natin alam, baka masasarap pa to, no? Hindi, joke lang. Shoutout sa mga KFC lovers and sa lahat ng mga natatrabaho sa KFC. Okay, so bago tayo magsimula mga kabigote, mag-pray muna tayo. Sige, Per, mag-pray ka na. Mag-pray na tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkain na to, Panginoon. Lord. Naway, ito yung maging kalakasan namin, Panginoon, na ito sa matapos ng araw na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagpapalang ito, Panginoon. In Jesus' name, pray. Amen, amen. Ano, game? Paano na natin? Mabanata muna natin to, ah. Ito. Cheers muna tayo siyempre. Pakita natin sa mga kabigote natin. Ito. Yun o. Sige, banat! Sarap lang. Kulang dito kabigote. Kanin. Kanin. Wala ko. Na pinakaantay nyo mga kabigote ang kulang sa lahat. Kabigote, mayroon na po tayong kanin dito. Tara, kain na po tayo. Kain tayo. Mauna ka na, kabigote ni Jasper. Medyo makalimlim, di masyadong maganda ang panahon ngayon. Kaya kung nakita nyo kanina, nag-set up kami ng bubong. Kung tawagin ay emergency shelter. Kasi, alam mo na, para safe. Baka mamaya, mabasa ang ating mga kagamitan. Pati yung ating kakainin. Pati yung ating kakainin, syempre, hindi pa pwede. Mainit-init pa ang kanin, mga kabigote. Umuusok-usok pa po. Nakakapaso ah. Sasarap sa kanin. Let's go! Kapakinig ko sa bigote natin kung gaano kalutong to ah. Sarap ka bigote! Sarap! Pero tita ka bigote ah. Mga 20 minutes natin nakalipas nung pinirito natin to, di ba? Kasi nag-set up pa tayo eh, di ba? Sarap!
Sarap. Sakit sabi mong chicken breast daw ang pinaka hindi malasa sa lahat, di ba? Pero yung ginawa natin sa marination, napaka-sarap. Mm. Tapos yung combination pa na itong ginawa natin gravy. Gravy. Mm. Ang lutong pa niya, no? Nanonood kaya gawin nyo to. Hindi magsisisi, ang sarap. Tama. Yung ano kasi, yung ginawa natin na nilagyan natin ng itlog, tapos yung nilagay natin sa may breading, eh yun yung nagpalutong. May nagpapatugtog po dito, sana hindi tayo makapiright, no? Kaling pang kabigote ako, alam dito. Bagong sayang, sayang ako para sa'yo eh. Alam mo namang ayaw kitang nagugutom eh. Maambun-ambun na po mga kabigote. Pero di tayo mapipigil niyan. Kahit umulan dito, paparinig ko sa kanila kung gano'ng kulot ng barata. Sarap. Kanin pa po mga kabigote. Crunchy, napaka-sarap, napaka-malasa. Oo. Alam mo yung malinamnam na lasa, talagang... Tapos, meron pang gravy. Hindi ka mauumay, sarap, sarabi. Ha? Ba? Napakaganda ng kulay. Talaga. Basta mga kabigote, yung itlog, ilalagay niyo yun sa huli. Kapag bago niyo iprito. Kasi pag sa una yung nilagay yung itlog, nag-iibay, parang lalab na yung itlog eh. Sorry mga kabigote na, mukhang din namin maubos. Unti na lang siya oh. Pero mukhang din na namin kaya. Okay, sige mga kabigote no. Sana umabot kayo hanggang dito na sa pananood po ninyo. So bago po tayo mag-close ng ating video, hayaan nyo muna kami mag-share mga kabigote ng isang verse lamang po, Bible verse. Ito ano, life verse ko to. Buong buhay ko ito yung pinaka-verse ko talaga. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi doon na therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Anong ibig sabihin nun? Yun. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo mga kabigote. Kung ikaw ay na kay Kristo, lagi niyong tatandaan na mawawala kung ano ka dati at ang magkakaroon sa iyo is yung bago na. Kasi lagi niyong tatandaan kay sa Panginoong Jesus, lahat ay bago, walang luma diyan, no. Lagi ko sasabihin sa inyo 'to, na tanggapin niyo ang Panginoon at hindi kayo magkukulang at hindi kayo babalik sa lumang kayo. Yun lang mga kabigote, maraming salamat sa inyo. Amen! So yun po no, mga kabigote, salamat po kung umabot kayo dito. No? Maraming salamat po sa inyong pananood mga kabigote. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment at subscribe. And ring nyo na rin yung bell button para mas updated kayo sa mga video at pagkain na iyahin natin sa mga lamesa natin. Yun lang mga kabigote. In 3, 2, 1, Kaon!